Maligayang pagbabalik mga kasolid na Naoya Inoue taglilid sa laban na tikman ang lakas ng kamao ng isang legit 122-pounders Casimiro, number 1 contender sa WBO. Isang light naman dyan mga kasolid na. Para sa ating unang mga balita mga kasolida, bata nitong si Oscar De La Hoya na si Ryan Garcia nag-alboroto at hinahamon niya nga itong si Vasily Lomachenko at tinawag pa niya itong isang robot. After daw natapusin niya itong si Gervonta Davis ay kaganyang i-call out ang mananalo kay Haney at Lomachenko. Yan kaya matapos magbigay ng prediksyon ng bata ni Lolo Bob Arum na si Lomachenko patungkol sa magiging laban ni Ryan Garcia kontra nga dito kay Gervonta Tank Davis. Lomachenko predicts Tank Davis will finish Ryan Garcia inside dead distance. At hindi nga nagustuhan ni Ryan Garcia ang prediksyon niya na ni Lomachenko. Ano sa palagay niyo mga kasolid, sino ang liamado sa laban na Tank Davis kontra Ryan Garcia? Samantala, Naoya Inoue, the monster ng Japan, tagilid nga sa laban kontra dito kay Stephen Fulton matapos ngang makipag-sparring itong si Naoya Inoue kontra sa isang legit 122-pounders na si Asat Hovhannisyan. Hirap na hirap nga itong the monster ng Japan nang makipag-sparring dito kay Asat Hovhannisyan at pinanood nga yan itong si Stephen Fulton na. Sinabi rin itong si Fulton na hindi uubra sa kanya itong The Monster ng Japan. Sa kabilang banda naman, nalalapit na rin ang laban ng ating pangbatong si Janrel Cuadro Alas Casimiro. At pag naipanalo nga ng ating pangbatong si Alas ang labang ito mga kasolid, ay siguradong magiging number 1 contender siya dito sa WBO at siya na rin na magiging mandatory ng WBO Super Bantamweight Division na. Sa mga nagsasabing tune up fight lang daw ang laban ng ating pangbato, eto pakinggan nyo mga kasolid. Alam nyo po, hindi po matatawag na tune up yung laban ni Casimiro dahil mas mataas pa sa rating sa kanya yung lalabanan eh. May schedule na rin ang kanyang next fight mga kasolid at hinihintay na lang ng final announcement ng mga Japanese promoter. Patungkol dyan may dagdag pa nga paliwanag si Stephen Lunas. Siyempre guys, respeto lang sa promoter talaga. Nalabas din naman lahat dyan. Malalaman nyo rin guys. Kaya may schedule na malalaban na. Kaya okay na. At sa mga pa-epal dyan na nagsasabing walang laban ng ating pangbatong si Alas, bantay-bantay lang kayo dahil ang laban i-a-anunsyo na. Hanggang dito na lang muna mga kasolida, isang like naman dyan at sa mga bagong mapapadaan sa aking munting channel, isang subscribe naman dyan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panunood. Mabuhay!